Hello mga Momshies! Welcome back to my channel at kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe ka na, pakihit na rin ang notification bell para like updated sa mga videos na i-upload natin. So for today's recipe mga Momshies, magluluto tayo ng super moist ube poto cheese. At pagkatapos mong manood nito, hindi ka nabibili sa mga mamahaling store kasi achieve mo na ang napakasarap na moist ube poto. So, let's get started! Ayan, so ang unang mga Momshies, sift muna natin itong ating dry ingredients. So gagamit tayo ng 1 cup of all-purpose flour, 1 tablespoon of baking powder, and 1/4 cup of white sugar. Ayan, so sift lang natin itong mga Momshies hanggang sa mahiwalay yung mga buo-buo. Ayan, so okay na itong ating dry ingredients. Ang sunod naman, ipiprepare naman natin yung ating wet ingredients. Ayan, so gagamit tayo ng 1 whole egg, 1 tablespoon of melted margarine or butter, and then 1/2 cup of ube condensed milk. So ito yung ating main ingredient para dito sa ating ube puto cheese a la Goldilocks. So ayan, paghaluin lang ito na mabuti mga Momshies hanggang sa mag-combine yung ating mga ingredients. Ayan, so pagsasamahin na natin yung ating wet and dry ingredients. So ayan, i-mix lang ng buti mga Momshies. Ayan, so kapag ganito na siya mga Momshies, mag-add tayo ng 1.5 cup of water. Pero gradual lang yung ating paglalagay para hindi lumabnaw itong ating mixture. Ayan, so haluin lang hanggang sa wala na yung mga buo-buo. Ayan, so ito ay medyo malapot pa kaya idadagdag pa natin yung natira nating water. So tamang-tama lang yung 1/2 cup water dito sa ating mixture. Ayan, so okay na itong ating mixture. So hindi siya sobrang malabnaw, hindi din naman sobrang thick itong ating consistency. So ayan, nag-prepare na ako ng puto molder dito at ang ginamit ko ay large. So ayan, bali ang ginamit ko ditong sukatan ay yung 1/4 cup. So para uniform yung kanyang size. So ginrease ko na din yung bottom nitong ating molder. Hindi ko nag-grease yung buong molder para mas maganda yung pagkakaumbok nitong ating ube puto cheese. Ayan, so natapos na tayo sa paglalagay nitong ating ube puto mixture sa ating puto molder. So ang sunod naman, ilalagay natin to sa steamer. So mga Momshies, nagpakulo na ako dito ng tubig para ready to cook na itong ating mga ube puto cheese. So kailangan kulong-kulong muna ang tubig bago ninyo ilagay itong ube puto cheese. So ayan, steam natin ito for 14 minutes. So kailangan mahina lang ang apoy mga Momshies, huwag sobrang lakas. Ayan, so for 14 minutes, ito ay ating lulutuin. Ayan, so luto na yung ating ube puto at ilalagay na natin yung cheese. So kung ang gagamitin niyo ay quick melt, 10 seconds lamang mga Momshies kasi napakabilis nitong matunaw. Kung ang gagamitin naman ninyo ay Eden, Kezo, or ibang brand, so mga 2 minutes siyang i-cover kasi hindi sila ganun katagal matunaw. Ayan. Ayan, so luto na ang ating ube puto cheese a la Goldilocks. Ayan, nakikita nyo ba mga Momshies? Sobrang perfect ng kanyang itsura at napaka-fluffy. Ayan, so alisin na natin ito sa molder at ilipat na natin sa lagayan. Ayan mga Momshies, pwedeng-pwede mo na rin ito ilagdag sa inyong negosyo. At kung may mga okasyon or handaan sa inyong bahay, ay pwedeng-pwede mo itong ihanda sa iyong mga bisita. Napakasarap nito mga Momshies. At pagkatapos mo itong panoorin, ay hindi ka nabibili sa mga mamahaling store. Kayang-kaya mo nang gawin itong ating moist ube puto cheese. Ayan. Ayan, so tikman na natin ngayon itong ating super fluffy and moist ube puto cheese.
Hey mga Momshies, napakasarap at napakalinamnam nitong ating moist ube puto cheese. Hindi ka na talaga bibili kapag katapos mong matutunan gawin ito. So ayan mga Momshies, kung nagustuhan mong recipe na ito, paki-like, share, and subscribe. Thank you for watching!